Ate, man. Yan. Tanya na lang, at saka yung magpaparito yan. Pag nangyayang. Galing ah! Yung pag-iigit nito, timer na uti-uti siyang bumibigat. Sige niya, ulitin mo ulit. Yeah, pag-ready na, nasa bangka na siya. Kaya rin na yung bangka. Oh. Ayaw na siya ang ganyan, oh. Ito, higitin siya ng tali. May weight. Yung weight, hindi isang bababa. Ganong buhangin, nauubos yung buhangin. Pag nauubos yung buhangin, bumababa yung weight. Hihigitin niya itong tali. Nakaset siya. Kung halimbawa, 1 minute, 2 minutes. Hihigitin niya na ganyan. Ay, sus. Pag may nakuha ng isla yan. Hindi ah. Ito, yung timer niya, iseset mo kung gaano, kung ilang minuto yung mararating niya, mababa na ito. Ay, yung, ganun. Halimbawa, ang linya ay 1,000 meters. Pero 1,000 yan, meters. Nasa loob ng bangka-bangka mo yan. Nasa gina ng bangka-bangka dito, may helice na naka-connect ka. Ay. Tapos ito, may insulation na plastic para hindi siya makapasa ng tubig. Oo, kasi yung power lalim, tools mo nga eh. Oo. Palibot na, kaya square yan. Makabalot siya ng mataas, ganyan. Oo. Parang bali na plastic yan. Tapos ito, may nakarupong na shop na may helice. Tapos ito ang timer niya, kukontrolin ng timer itong parang trigger. Sample nga ulit. Yung timer nito, yung weight, uti-uti siyang bumababa kung gano'ng karaming buhangin. Nakaset siya ng halimbawa 2 minutes bago maubos, bababa yung weight. Pag bumaba yung weight, sihigitin niya ng uti-unti. Set mo ganyan. Pag bumababa na yung weight, halimbawa 2 minutes na bumababa ng ganyan, diba nauubos yung buhangin. Until that time na marilisa siya ng pusa. Ganun na. Halimbawa, nakarating na siya ng 1,000 meters in 2 minutes. 2 minutes yung timer. Bumaba na yung weight kasi naubos na yung buhangin. Yung weight nakapatong sa buhangin. Yung buhangin, parang ang ilalim ng panel. Oo. Uti-uti bumabaksak yung buhangin. Habang bumababa. Kasi tutulak siya ng weight at pababa yung weight kasi naubos yung buhangin na tinutunungan ng weight. Pag another round na sa kati na uli, yung weight, yung buhangin na control na siya, babalik na rin mo lang, may weight din sa kabila, yun isa naman ang gagana. Gan, parang itutulis mo lang siyang ganun. Doon mo naman ikukunekta uli, kakabit mo rin ganyan. Pag ready na uli yung linya, may mga pain na, yan naman ang ganyan. Bato mo na yung bangka-bangka, halimbawa may bangka-bangka siya. Ilagyan mo sa tubig na ganyan. Tatakbo na yan. Mag-iisa na yung buhangin na maubos. Bababa na yung weight. Sihigitin nyo na yung metali dito. Metali dito siya yan. Sihigitin nyo na ganyan. Kung nakaset siya ng 2 minutes, 3 minutes para sa 1,000 meters na distance siya. Sihigitin nyo yan. Pagkagawa nyo yan. Sana nga. Sana nga marami tayong makuha. Yung linya na mahaba, kung 1,000 meters o 500 meters, madadala niya sa gitna. Tapos may mga hook na naka, ano doon. Ano na yung principle niya, no? At saka ito, itong trigger nito, kaya nilagyan ko ng ganyan. Approximately, ang kailangan na force nito para maidiin siya, halimbawa, approximately, hindi ko pa tinutuos ng exact 1. Ay, halimbawa, ay 40 pounds, dahil meron siyang pivoting point dito, may moment arm siya dito mag-exit, at mahaba sa ibabaw, na-reduce yung force na kailangan mong itulak para ma-ano yung trigger. Pagdating dito sa ibabaw, siguro 10 na lang. 10 pounds lang ang kailangan mo. Itulak ito para maano yan. 10 pounds lang yan. Oh. Pagdating dito, another pivoting point. Yung 10 pounds na lang dito, nakalipat din eh. Pagdating dito sa baba, around 2 na lang. 2 pounds na lang para mahigit. Yung 2 pounds na yon converted sa weight, 2 pounds. Ganyan lang. Oh. Parang ganyan mo lang siya. Oh.
Walang kapwer sa pwersa ko. Ayun. Mga 1 pound na lang yun. Kaya kailangan mong weight siguro mga approximately 1 pound or 2 pounds. Pero sa original, doon sa trigger niya, kung itutulak mo siya, siguro mga 30 to 40 pounds yan na ididiin mo. Pero marireduce mo yung force na yun, gumamit ka ng pivoting point. May CD din eh, mahaba din eh, para ma-reduce yung force na kailangan mo para itulak yung trigger. Pagdating din sa ibabaw, kung 40 pounds din eh, na-reduce siya dahil mahaba yung moment arm, 10 pounds na lang. Tapos, nalilipat naman sa kabila, yung 10 pounds na lang din eh, mahaba naman ang moment arm din eh, 1 pound na lang din eh, ang kailangan para mo may para, may para yan, 1 pound na lang. Yung 1 pound na yun, gagamit ka ng base, may buhangin, yun yung timer. Ganda ah. Tapos gagawa ko ng bangka-bangka na PVC. Parang katamaran. Dalawang side. Tapos nasa gitna ito. Kakabitan ko ito ng shop. Shop. Yung dulo ng shop. May LC. Ito. Kasi ito naman. Madali naman ito. Pas maano naman ito. Madali sa matanggal. Quick release. And quick release lang ito. Ayan, na may mahabang shop siya nakaano dyan. Ayan lang, simple lang. Ayan o, 1 pound lang siya eh. Gaganyan mo lang o. Kung saan lang may walang kahirap-hirap o. Siguro, baka wala pong 1 pound dyan o. Uti-uti siya, gumaganyan. Habang pababa yung weight. Nauubos yung buhangin, pababa yung weight. Ganyan o. Hihigitin siya ng tali din. Meron bang link na lang din para maiano yung control yung weight. Yung weight na yung dalawa yung baliktaran. Pag nasa baba na yung buhangin, another set, baliktaran mo lang siya ng ganun, yun naman kabilang gagana. Yung buhangin naman nasa kabila, pababa naman siya mga ganun. Gara yan yung weight, yung higit niya yung tali. 1 minute. Tapos na, galing ha? 1,000 meters yung narating halimbawa doon sa 1 minute na time. Ang halimbawa distance ay 1,000 meters. Anong no? Pangalan ng ginawa mo na yan? Ito yung drive source nung bangka-bangka na katamtaman lang yung laki para maidala siya sa gitna. Nasa tabi tayo, may tali na mahaba. Ito yung driving source nung bangka-bangka para maano sa gitna. So driving source tsaka control na rin. Control kasi kailangan ma-control mo rin, ma-stop din to, hindi mapipwedeng continue itong umaandar nasa gitna na umaandar pa. Kailangan may timer siya. Pag nasa gitna na siya, kung 1,000 meters yung tali mo, nabatak na siya, kailangan may timer siya, natitigil siya doon para hindi continuous masisira, madidiscard yung battery, saka mag-ano ito. Kailangan makapahinga rin. Pag nasa gitna na siya, pag may kumagat na isda, ihigitin mo lang, mararamdaman mo, ihigitin mo yung tali, itatabi mo na ito. Timer siya, hindi ko nung natali. Yung load na weight din eh, nauubos yung buhangin, babasang ganyan, itali, naihigit siya, ganon, sige. Kaya din sa kabila, hihigit ang ganyan, sige, hanggang sa marilis siya. Galing. Okay na. Sa lahat po na nagustuhan itong ginagawa ni sa partner Maron para sa kanyang bangka-bangka. Ito daw po ang driving source ng kanyang bangka-bangka para
makakuha po siya ng maraming isda doon po sa gitna ng dagat. Ito ay bangka-bangka na gagawin po, may helice siya. Pupunta po sa gitna kasi helice. Yung pero, tali po ng ano na i-release pa, yung tali po na i-release dyan na 1,000 meters daw po, meron na pong mga taga doon na nakalagay in between po ng ilang 1 meter daw po ang in between ng mga taga na ilalagay niya. Halimbawa 25 piraso na taga o kawin. Halimbawa ang time na request ito para marating niya yung 1,000 meters ay 2 minutes. Yung timer niya at saka yung control nakasisya ng 2 minutes. Kaya okay, bumababa yung weight, yung ano, busumbang, yun ang control niya. Mag-off siya after 2 minutes. After 2 minutes na 1,000 meters na yung natakbo niya, i-stop siya. I-stop siya, tapos? At ano siya sa gitna, antayin-tayin lang, kung may kumagat ng isda. Hintayin mo ng ilang minuto, pag may kumagat na. Makita mo yung lubi-dibi na bata, kung tali, tapos i-roll mo na. I-roll mo na yan. Station yan base, nasa tabi lang tayo. May roller. Roller ah, so lalagyan mo pa siya ng roller doon. Oo, itali. Oo nga. Isang ano ka rin, iyan mo ganyan. Oo, para mas madali. Mas tapos madali. Yung isda, madadala mo na doon sa gilid. Oo, pati yan, mo lang pababalik yan sa gilid. Ah, so yan, once na binatak mo na yan, kasama na yung kasama mga na isda na kumagat sa taga mo. So yan po ang project ni kapartner Maron na malapit na po niyang matapos. So sa lahat po na nagustuhan po itong kanyang ginawa, sa hindi pa po naka-subscribe, paki-subscribe po ang channel namin ni kapartner Maron, The Fishing and Cooking Couple Mix Vlog. Paki-click po yung notification bell para yung part 2 po na pag-try po namin sa dagat ay makita nyo po. So paki-click yung notification bell all. Paki-like po, mag-comment na rin po at paki-share para naman po makita po ng iba pang mga YouTubers na magkakagusto sa aming mga videos. So maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Bye-bye! Bye! Ang mangingisda ng aking buhay. Bye-bye you! Bye-bye!